My story, how I escaped my 15 years of being insulin independent. Lahat kinakain ko, wag lang lason. Ito ang lagi kong nababanggit sa tuwing ako ay tinatanong kung anong gusto kong kainin. At dumating sa punto na ako ay nagkaroon ng diabetes sa edad na 27. Mula noon, naging kaibigan ko na si paring insulin. Dahil wa-effect na sa akin ang metformin. Ngayon, ako ay 42 years old at nanatiling the paracads ko pa rin si paring insulin. So, umaga at gabi, turok dito, turok doon, hanggang dumating sa point na almost 1.5 months akong nasa bahay lang. Hindi na nakapaso si school, parating nakahiga dahil sa tinamaan na rin ng vertigo. Hinang-hina kahit natapos lang kumain. Dumating ang January 1, 2018, habang kalakasan ng mga paputok, ay nagpunta ako sa rooftop namin at kinusap si Lord. Ayaw ko na ng ganitong buhay, Lord. May panggasos at pambili ka ng gusto mo, pero mahinang mahina naman. The Lord has been so good. And the rest is a history. Ang akala ko na kapag kumain ka sa mahaling restaurant o eat all you can, ay kailangan lamon to the max. Parang wala nang bukas. Na kapag kumain ka ng krisipata o lechon ay sosyal na sosyal ang dating mo dahil mga mahal nga naman. Dumating na ang panahon. Naalala ko na ang kinampatay ng lola ko kay diabetes. 2 years ago, nawala din ang dad ko na may colon cancer. Kailangan bang may mawala upang matuklasan mo ang tunay na kalusugan? The day I realized na kapag ang tao gusto ng tunay na pagbabago sa anumang aspeto ay dapat na makaranas ng pain and suffering. Aanin mo ang karunungan. Mga titulong nakakabit sa iyo. Ang kayamanan kung ikaw mismo hindi makabangon sa iyong higaan. Nais mong maglingkod, ngunit hanggang dito na lamang ang iyong kalakasan. Yan ang mga bakit and wise kung bakit mo binabasa ito. Yes, madali ka naman mag-suggest o magbigay ng payo. Ngunit kung ako mismo ay ayaw pang magbago, wa effect, ika nga. Sabi ko nga sa mom ko, Mom, kung alam lang sana ni Dad ang tamang pagkain and lifestyle, sana buhay pa siya ngayon. Sana. At walang katapusang sana. Ngunit kung darating sa point ng iyong buhay, nang sana ay mapalitan ng dapat, the how will surely follow. Ngayon ang panahon upang ikaw ay maging malusog, kaibigan. Hindi bukas, di rin balang araw. Ngayon ang panahong nauukol. Ngayon na.